Ang mundong ating ginagalawan ay may mga pisikal na batas. Kagaya ng paglubog ng araw, pagsinag ng buwan, at ang pagkutitab ng bituin sa kalangitan. Ang patuloy na pag-ikot ng mundo at ng mga planeta. Ang tubig ay dumadaloy sa sapa tungo sa mga ilog hanggang sa dagat. Kagaya ng paglipas ng taglamig, dumarating ang tagsibol at ang mga bulaklak ay namumukalkad. Kung paano natin nakikita ang mga pisikal na batas sa ating kalikasan, gayon din naman ang espiritual na batas sa pagitan ng Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa at ng sangkatauhan. Mahal ka ng Diyos at siya'y may magandang plano sa iyong buhay. Bakit ang karamihan na hindi nakararanas ng masaganang buhay? Ang tao ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos, kaya't hindi niya maaaring malaman at maranasan ang pag-ibig at plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ang tao ay nilikha upang makasama ng Diyos, subalit ayaw niyang pasakop sa Diyos. Humiwalay siya ng daan na ikinasira ng pakikisama niya sa Diyos. Ang katigasang ito ng tao na nakikilala sa tahasang pagsuway o pagwawalang bahala ay nagpapatunay sa tinatawag ng Biblia na kasalanan. Ang kasalanan ang siyang naging malaking pagitan na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Ang tao ay patuloy na sinusubukan na abutin ang Diyos at ang masaganang buhay sa pamamagitan ng sariling pagsisikap gaya ng mabuting buhay, filosofiya at relihiyon. Ngunit ang tanging paraan upang matulayan ang pagitan ito ay si Kristo Jesus. Si Hesukristo ang tanging lunas sa kasalanan ng tao. Pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang maging tulay sa pagitan niya at ng tao. Si Hesukristo ay namatay sa krus upang bayaran ng kaparusahan ng kasalanan. At si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ito'y nagpapakita kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ngunit hindi sapat na malaman lamang ang mga ito. Kinakailangan nating tanggapin si Hesukristo na ating tagapagligtas at Panginoon. Saka lamang natin malalaman at mararanasan ang pag-ibig at plano ng Diyos sa ating buhay. Ang pagtanggap kay Kristo ay sa pamamagitan ng paanyayang personal. Si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Sa ating pagkakarinig ng kanyang tinig at pagbukas ng pinto, si Kristo ay papasok at tayo'y makapagpapasimula at makikisama sa kanya. Ang dalawang larawan ay kumakatawan sa dalawang uri ng buhay. Buhay na pinaghaharian ng sarili. Sarili ang nasa trono, si Kristo'y nasa labas ng buhay. Mga hilig at naisin ay pinaghaharian ng sarili at ito'y nagbubunga ng kabiguan sa buhay. Buhay na pinaghaharian ni Kristo. Si Kristo'y nasa buhay at nasa trono. Sarili ay wala sa trono. Mga hilig at naisin na pinaghaharian ni Kristo ayon sa layunin ng Diyos. Aling larawan ang kumakatawan ng iyong buhay? Aling larawan ang inanais mong kumatawan sa iyong buhay? Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong tanggapin si Kristo ngayon din sa panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso.
hindi niya pinapansin ang paraan ng pagsasalita, kundi ang nilalaman ng iyong puso. Ang sumusunod ay isang mungkahing panalangin lamang. Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Ang panalangin bang ito ang nais ng iyong puso? Kung gayon, inaanyayahan kitang manalangin ngayon. Kung ikaw ay nanalangin ng panalangin ito ng taos puso, si Jesus ay nasa puso mo na at ikaw ay bago na. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Ang pakikisama sa isang mabuting simbahan ay napakahalaga sa iyong paglago sa Diyos. Ang sama-samang panggatong ay nag-aapoy ng malakas, ngunit kung ihiwalay ang isa, ito ay namamatay. Kaya napakahalaga ang iyong pakikisama sa ibang mga Kristiyano. Tumawag o bumisita sa isang simbahan kung saan si Kristo ay pinaparangalan at ang kanyang salita ay ipinapangaral. Ang pakikisama sa iba pang mga Kristiyano sa simbahan ay makakatulong upang ikaw ay matuto patungkol kay Jesus at mabuhay ng isang masaganang buhay na gusto ng Diyos para sa iyo.